Aunt Tiff, welcome back again to our channel. Kumusta kayo? Medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog. Medyo busy talaga. So, maraming inaasikaso dito sa shop, dito sa store. Tapos, may isa pa kaming pinagkabalahan na na blessing galing ni Lord. Na parang hindi naman siya sobrang investment. Alam naman natin na kapag dating sa lupa, hindi naman talaga siya good investment kung tayo ay mga nagninegosyo or nagsisimula pa lang ng magnegosyo or maliit pa lang na negosyo, lalo na kung hindi rin naman natin patatayuan ng negosyo like yung aming tinatarget ngayon na beachfront. Maliit lang po, hindi po siya resort, maliit lang siya na lot na kaharap ng beach. So yun yung ilang araw na naming winwork out. So soon siguro Pizza Uno is maging na siya totoo. Ayan, gusto ko lang yun i-share po sa inyo, hindi para magmayabang or magmalaki, but to yung parang maisip nyo rin talaga, kasi sa lahat po ng mga solid natin ng mga ka-untrip dito, alam po nila lahat yan kung paano talaga kami nagsimula, as in from scratch, as in from nothing. From nothing talaga. So, ayan. Kaya gusto ko lang kayong ma-inspire din, kasi hindi ko rin inabot sa hinagap na pag-iisip na darating kami sa ganitong estado. Malayo pa, pero napakalayo na po. Kaya salamat sa Panginoon at sa mga taong nakapaligid sa atin. So ayan, mayroon tayong sasagutin dito na pumukaw sa aking sa aking atensyon, dahil po lahat ng may mga shop ay makaka-relate dito. Lahat na may mga business, mapa-restaurant man yan dyan, mga bar, lalo sa atin. Mayroon tayong ka-untrip nagtanong, paano po, ano pong diskarte nyo ma'am doon sa mga customer na pupunta sa shop, magpapagawa, pero may dalang piyesa, kahit na may piyesa naman sa tindahan or sa store or sa shop. So, madalas po talagang nangyayari yan. Meron lang talaga din mga customer na napaka-insensitive, ano? Imagine mo, pupunta ka sa shop, may dala kang piyesa mo na galing sa labas or kung galing saan, kalimitan, galing online, di ba, galing Shopee, dadalhin doon sa shop mo, ipapakabit, ipapa-install, gano'y ipapagawa. Medyo parang na nakakaya pa siya ng ng tolerance ko kapag yung galing online. Pero yung alam mong galing lang din sa kabilang mga siya, parang hirap niyang tanggapin, di ba? So, ang diskarte ko po pa ganun, talaga, ang dapat nating gawin is magpapaad po tayo doon sa labor po. Halimbawa, installation, mga mini driving lights, or kung ano man yan dyan ng mga ipapakabit. So, tanungin mo ang labor before mo singilin yung yung magpapagawa, na kung magkano ang labor niyan. Halimbawa, ang labor niyan is 150, na sa amin, sa akin, ginagawa kong 200. Kapag halimbawa naman na bago pa lang siya magpagawa, tatanong magkano ang labor niyan. Sabi ko, sir, galing po sa labas ang piyesa mo, ang gamit mo po. May additional charge po yan siya, ha. Halimbawa, ayan, papa-align. Halimbawa kasi yung hub natin, hindi naman pare-pareho yung ating mga brand. May mga brand talaga na mura, mayroon ding mga brand na magandang klase, kaya lang hindi ma-afford ng customer. So hahanap ng mura, tapos bibili ng hub sa labas, tapos spoke ipapa-align dito. So instead of 200 lang yan kung sawali, kung ordinary is 150, ginagawa ko yan, pinapatungan ko ng 200 doon sa additional regular rate. Halimbawa, ang align dito sa amin 150, galing sa labas yung hub rim, ganun, spoke, so add ako ng 50 pesos. So, magiging 200 na yung yung align. Pero case to case basis din. Halimbawa, may dala siyang piyesa galing labas, tapos marami ding nabili dito sa shop, hindi na ako nag-a-add ng ganun. Ang nakakapikon lang kasi, as in yung totally wala, di ba? Tapos yung feeling nila, pinakamadala, seat cover. May dalang seat cover. Tapos ina-expect nila na ang labor ng seat cover is 100 pa rin. Ang singil ko kasi 120, napakamura. Imagine mo, ang kuryente, ang taker, ang bala, ang regular rate namin 100 seat cover. Pag may dala silang seat cover, ginagawa kong 120. Sabay tatanong pa, akala ko po ba 100? So sabihin ko, may dala po kayong seat cover eh. Wala naman po kayong dalang taker at bala ng taker. Hangin. Yun, minsan kasi nakakapikon, di ba?
depende rin sa ano, sa pagkaka pagkakasabi ng customer, kasi minsan hindi natin maiwasan, nakakapikon talaga. Seat cover, papasit cover, na-expect 100, ililibre, lugi ka na, libre ka na sa ano, ililibre mo pa sa hangin, sa taker, sa bala, di ba? Pero yung mga gawa na halimbawa, wala dito, wala kami, tapos ipapagawa, usually hindi ako nag-a-add ng ganun. Pero pag, ano, pag yung talaga intentional na dadalhin dito, papakabit, halimbawa mini driving lights, ADT. Pero kung nagpakabit ng mini driving lights, tapos may mga binili pa dito, signal lights, may mga inad, hindi na rin ako nag-a-add ng mga ano, ng sa labor. So, hindi ako nag-a-add sa price, doon ako nag-a-add sa labor ng mekaniko. So, tinatanong ko kung magkano labor nun, minsan pa plus 20, 30, depende doon sa sitwasyon palagi. Basta po kapag ano, na, ano po, gagamit nung siyempre mga tools or whatsoever na gagamitin sa shop, dapat magpa-add po talaga tayo. Unang-una, halimbawa yung motor niya na ginagawa ng mekaniko, instead na makagawa yung mekaniko doon sa mga ano, mga motor, mga customers natin na kukuha dito ng mga pyesa, doon niya inilaan, kaya mag-a-add tayo ng service. Sa amin hindi naman malakihan ako mag-ano, minsan ina-add ko 20, 30, yan na yung pinaka-ano, 50, pinaka-malaki kong ina-charge. Yung iba, ang alam ko, 20% ng ano eh, 20% ng labor ang ina-add nila sa labor. Alam ko sa iba, ganun po. Yung mga nakakaano din natin, nakakausap, o yung mga nakakakwentuhan. Halimbawa, ang labor is 150. A-add yan sila ng, ayan, 30, ganyan, 20. Sa akin, 20, 30, 40, depende palagi. Sa online, since ano siya, ang sawali namin ay 200, ayan, 50 yung inaano ko, pag hindi galing dito yung mga piyesa. Pero pag, halimbawa, dito galing ang spoke, ipapa-align dito, tapos may dala lang siyang hub or rim, hindi na yon, hindi na magpapadagdag. Basta't may kinuha dito na piyesa na parang enough naman dun sa oras na nilaan doon sa ginagawa, di ba? Pero pag luma, halimbawa, ang hub, tapos galing sa labas ang rim, pero dito kumuha ang spoke, wala na rin yon. Ano na yon? Ordinary. Pero galing halimbawa sa labas ang, halimbawa galing sa labas ang rim set, galing sa labas ang hub, galing sa labas ang spoke. Ano yon? Ginagawa kong tag 200 per ano, per gulong, ganun. So depende palagi sa sitwasyon po. Kaya ang maganda rin dong gawin is inform natin ang customer before pa para hindi magulat, para alam nila na ay, minsan may isip din nila, ay, wag na lang. Doon na lang tayo bumili kasi ganun din naman. Mag-a-add din naman sa labor, di, halos pariho lang. Pero minsan kasi choice talaga ng customer. Halimbawa, madalas yan yung may hub kasi kami na ano eh, yung mga medyo magagandang klase. Hindi, wala kaming, walang yung mga tag, ano, tag halimbawa pang hub sa likod, wala mga tag 700, 750, mga ganun. So, pag nagtanong ng customer, hindi ma-afford. So, hahanap doon sa mga ano, mga mumurahin, ganun, sabay dadalhin dito. Ang ginagawa nila madalas, spoke naman ang ano nila dito, binibili. Tapos, pag rim set, pag wala kami ng kulay, ayun, pag rim set, kasi maliit lang ang tubo natin sa rim set, add 50 pesos din. Let's say, for example, per tire, per rim is 150, 200 na yun ang singil ko. Basta, hindi galing dito ang pyesa. So, ganun lang mga ka-entrip, ano, situation, ano lang siya, depende sa sitwasyon. Pero if I wear you, anuhan nyo, i-charge nyo additional charge ng para ano yung kasi wala tayong kinita sa pyesa, at least man lang may kinita na tayo doon sa labor na lang, add na lang siya sa labor. Kasi may magagawa sana yung mekaniko natin na iba eh, na galing sa pyesa natin, pero since ginagawa yung pinapagawa niya na hindi galing sa atin ang pyesa, add na lang tayo na at least yan 20%, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, depende sa gawa. Yan. Ano naman yun? Kadalasan kasi doon yung mga ano lang din, mga accessories, ba? Diba? Kasi ano, hirap din silang bumili ng pyesa, tapos hindi, madalas yan dito, kahit kanina lang, seat cover, may dalas yan seat cover, hindi kumasya yung seat cover niya, scooter yung motor niya, tapos yung seat cover na binili niya sa labas, ang liit. So, napagastos siya, napabili ulit siya dito, spoke, madalas din yan. Kaya yung mga customer minsan din, ano, talagang pinipili nila sa shop. Yan nga po ang palagi kong, sinasabi na,
doon kayo pumunta sa mga shops, mga dear customers namin, buyers, riders. Kasi nandoon siya, makikita mo siya kaagad. Hindi yung doon ka sa mall bibili or sa ano, ilalabas mo, dadalhin mo. Pagdating doon, hindi mo masukat, hindi mo siya makita personal talaga na doon sa motor mo. Hindi kagaya pag nasa shop, ay hindi pwede, yung mahaba kunti, o kukuha ito. O yung mas maliit kunti, yung ano yun, napifix talaga, nasisettled kapag nasa shop kayo. So kung nasaan man kayo, pumunta kayo sa mga motor shop, sa mga repair shop, kasi mas sigurado doon, matatry ng mga mekaniko, makikita mo mismo ng mata mo, kisa yung malagi yan dito, palagi syempre may mall dito na ano ba, yung pwedeng pagbilihan din ng mga gano'n, ng mga mura. Eh, madalas talaga din, palpak. Madalas palpak, syempre hindi naman din kabisado ng mga nandoon yung mga binibili or ano. Tapos hindi naman nila pwedeng ilabas para silipin or tingnan kung ito ba yun, kung tama ba ito. So, madalas talaga yan. Madalas yan nangyayari. Kaya, ayan, kung ako sa inyo, mga customers, mga riders, mga, ano, mga buyers, sa shop kayo pumunta kasi makikita nyo mismo, masilip nyo pa doon sa motor nyo kung ito ba yun, tama ba ito. Yan. Yun lang po, at mabibigyan pa kayo ng advice ng mga owners like ako. Ang bawa, may bibili ng sa ignition coil or wala daw kuryente, tinatanong ko muna, na-check nyo na po ba ang ano, spark plug? Baka spark plug lang? Bakit CDI na agad kayo? Na-check nyo na po ba ang kwako? Check nyo muna po ang kwako o ano, ignition coil, ganun. I-check nyo po muna kung ayaw nyo dalhin dito or mas maganda dalhin nyo po dito para ma-check po. Para sigurado kayo sa bibilhin piyasa, hindi kayo paulit-ulit at hindi kayo napagastos. Actually, marami nakaka-appreciate ng mga customers na ganun sa akin kasi hindi lang daw ako palaging benta-benta, palagi ko ring sinasuggestan sila kung ano yung makabubuti na hindi sila magastusan. Maraming nagpapasalamat ng ganun. Kasi ayoko rin ng ganun kasi nakakaawa din na mali. So akin, spark plug po muna, i-check nyo po muna yung spark plug nyo. Ganun, babalik na naman ganun. Kasi syempre umiiwas lagi sa labor. Yun yung kinatatakutan nila ang labor. Hindi naman kamahalan talaga ang labor. Actually, ano nga eh, halimbawa, pag ganyan, pagdating sa mga electrical na wirings, ganun, mas maganda dalhin sa shop para hindi kayo paulit-ulit ng gastos at paulit-ulit ng bili. Eh, kung hindi naman yan palitan ng tindahan, di, wala na, di ba? Kagaya ko, pagdating sa CDI, wala akong return, replace, ano, no return, no exchange ako pagdating sa CDI. So, yun lang. Thank you very much. Sana nabigyan ko po kayo ng idea about this motor shop problem. Please share our video and comment lang po kayo kung ano yung mga pwede nating pag-usapan. Sisikapin kong araw-araw makapag-vlog. I'm so excited ba mga ka-antrip sa mga nangyayari ngayon talaga. Thank you so much. Bye!